Magandang umaga po. Mm-hmm. Tatlong buwan pa lang po si baby. Ayaw pa po sana namin sundan ang aming anak. Opo, napakahirap po ng buhay ngayon. Ano kaya po ang pwede namin gawin? Mabuti at naisipan yung kumonsulta sa amin. Maaga pa lang nagpaplano na kayo ng pamilya. Sa family planning, mas nakakasiguro ka na maiiwasan mo ang hindi planadong pagbubuntis. Napag-usapan na po namin mag-asawa. Kailan ang gusto namin anak? At saka napagkasunduan na din po namin kung kailan susundan si baby. Dapat talaga magkasama kayong mag-asawa sa pagpasya at pagplano sa inyong pamilya. Ang family planning ay hindi lamang tungkol sa contraceptives. Pwede niyo itong gamitin sa paglimita, pag-spacing, at pwede din naman kung nais na ninyong magkaanak. Ang layunin nito ay tiyakin ang kakayahan ng mag-asawa na magkaroon ng isang malusog at masayang tahanan at makakapagdulot din ng work-life balance sa mag-asawa. Maraming ang benepisyo ang family planning. Ma! Kung may agwat ang panganganak ni nanay, ay babalik ang kanyang lakas at nutrisyon sa katawan. Maaalagaan niya ng mabuti si baby, katuwang si tatay. Magkakaroon din ng panahon si nanay para sa kanyang sariling plano tulad ng sariling career o negosyo para si tatay ay may katulong sa pinansyal ng pamilya. Kapag planado ang pamilya, magiging malusog, masaya at matutugunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro nito. Mas makakapaglaan ng panahon at oportunidad ang mga magulang na gabayan ang paglaki at pag-unlad ng kanilang mga anak. Ano pong mga epektibong pamamaraan ng family planning? Pwedeng sundan ang mga artipisyal at modernong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya. Mabuti para sa mga mag-asawa na gustong mag-agwat sa pag-aanak. Merong pangmatagalan para hindi na magpabalik-balik pa sa health center. Una dito ay ang progestin subdermal implant o PSI. Ito ay mayroong etonogestrel, isang artificial na hormone na nasa loob ng plastic stick na sinliit ng palito ng posporo at inilalagay sa kaliwa o sa kanang braso ng isang babae. Nagpapalabas ito ng mababang dosage ng progestin hormone, isang uri ng kemikal sa katawan, upang pakapalin ang cervical mucus at panipisin ang lining ng matris. Ikalawa sa pangmatagalang method ay ang IUD o intrauterine device na yari sa maliit at malambot na plastik at tanso na inilalagay ng isang eksperto o trained na nurse, doktor o midwife sa matris ng isang babae. Naiiwasan ang pagbubuntis dahil pinapalapot nito ang cervical mucus ng babae upang kusang manghina hanggang sa mamatay ang similya ng lalaki. Tumatagal ang bisa ng IUD ng 5 hanggang 10 taon. Meron po bang mas maikli ang bisa? Meron din namang mga short-acting methods. Kasama rito ay ang injectable contraceptive. Ini-injection na ng babae kada 3 buwan. Meron itong 2 uri. Ang combined oral injectable o COI at progestin-only injectable o POI. Pinipigilan ito ang pangingitlog ng babae at pinapakapal ang cervical mucus para hindi makapasok ang similya ng lalaki sa uterus. Ito ay gawa sa hormones na halintulad sa katawan ng babae. Ang progestin-only injectable ay pwede rin sa mga nagpapasusong ina. Komportable! Kabilang sa mga short-acting family planning methods ay ang pills o pildoras na iniinom ng babae araw-araw sa parehong oras. May 2 uri nito. Ang combined oral contraceptive or COC at progestin-only pills o POP. Ang araw-araw na pag-inom ng pills ay pumipigil na maglabas ng itlog upang hindi mabuntis ang babae kahit siya ay makipagtalik. Alin po pwede sa nagpapasuso? Ang progestin-only pills ay pwedeng-pwede sa mga nagpapasusong ina at hindi nababawasan ang daloy, dami at kalidad ng gatas nito. Kung pills,
Hindi natin dapat kalimutan araw-araw ang pag-inom. Ang kondom ay gawa sa goma o latex na isinusuot ng lalaki sa kanyang nakatayong ari bago makipagtalik. Gumagana ang kondom sa pamamagitan ng paghadlang ng similya ng lalaki na pumasok sa puwerta ng babae. Nakakatulong ito para maiwasan ang pagbubuntis at sa mga sakit na maaring makuha sa pakikipagtalik, gaya ng HIV and AIDS. Meron po bang natural na pamamaraan? Maaari kayong gumamit ng mga modernong family planning methods. Ang standardized method ay gamit ang cycle beads upang matukoy ang panahong fertile ang babae. Sa cycle ng babae, ang 8 hanggang 11 na araw ay fertile days at hindi dapat magtalik kung ayaw mabuntis. Ay, awal. Ang mga susunod sa standardized method, dapat yung mga babae may regular na siklo lamang, ha? Meron ding cervical mucus, basal body temperature, at symptothermal methods na kung saan binabantayan ang temperatura ng katawan at uri ng mucus sa puwerta ng babae. Ang two-day method ay isa pang natural na pamamaraan kung saan inoobserbahan ang klase ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae 2 beses sa isang araw. Ang pag-oobserba at pagtatala ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae ay tuwing tanghali at pagsapit ng gabi bago matulog. Kapag ang babae ay may naobserbang mucus kahapon o ngayon, siya ay mabunga o fertile. Ang mag-asawa ay kailangang mag-abstain o huwag munang magtalik kung ayaw pa nilang sundan si baby. Kailangan pala, lagi inoobserbahan ang katawan. At ang panghuling natural na pamamaraan ay ang lactational amenorrhea method o LAM. Pansamantalang epektibo para sa mga nagpapasuso ng sanggol. Paano po kung sapat na ang bilang ng mga anak? Maaari nang gumamit ng permanent family planning method. Para sa mga lalaki, ang no-scalpel vasectomy ay isang permanenteng paraan kung saan gumagawa ng maliit na hiwa o pagtali at pagputol sa anurang punlay o vas deferens na dinadaanan ng sperm ng lalaki upang hindi makaakyat at makalabas ang similya at makatagpo ang hinog na itlog ng babae. Ligtas at lubos na mabisa ang NSV, ngunit magiging ganap lang ang bisa nito 3 buwan matapos ang operasyon. Eh baka naman ho, hindi nakayanin ni Mr. mag-perform pagkatapos ng NSV. Walang epekto ang NSV sa kakayahan at kasiyahan sa pakikipagtalik. Wala rin itong epekto sa kakayahang gampanan ang mga regular na gawain. Ngunit tandaan, hindi ito proteksyon laban sa mga sexually transmitted infections o STIs at HIV or AIDS. Ang pangalawang permanenteng pamamaraan ng family planning ay ang bilateral tubal ligation o kilala sa tawag na pagtatali o ligate para sa mga kababaihan. Sa family planning method na ito, tinatalian at pinuputol ang 2 anurang itlog o yung fallopian tube ng babae. Nang sa gayon, hindi na magtagpo ang hinog na itlog ng babae o ovum at similya ng lalaki. Maiiwasan ang pagbubuntis ni nanay. Mabilis lang ang prosesong ito na ginagawa lamang ng mga lisensyado at nagsanay ng mga doktor. Boto po kami sa lahat ng itinuro niyo sa amin. Saan po pwede makuha mga ito? Ang lahat ng mga nabanggit na family planning methods ay makukuha sa mga health center at pampublikong pasilidad ng gobyerno at libre. Ang galing! Para sa karagdagang kaalaman, maaari ring tumawag sa ating FP helpline o sa Commission on Population and Development Regional Offices o Local Population Offices na malapit sa inyo. Sa family planning, iba na ang may alam. Ang pamilyang planado, protektado.